Ang Pilipinas ay bumili pa ng mga karagdagang T129B ATAK Attack Helicopters para sa Philippine Air Force. Ito nga po ang pinakamalakas na helicopter ng ating bansa sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Mga idol, ayon nga po sa Turkish Defense page, sinasabi nga po dito na ang Pilipinas ay ginamit na ang kanilang option upang maka-order ng isa pang batch ng T129B ATAK Helicopters mula sa Turkish Aerospace Industries. Base nga po sa plano ng Philippine Air Force, ay kinakailangan pa nilang makabili ng 6 o higit pang mga helicopters. Mga idol, bagamat wala pa nga po tayong kumpirmasyon mula sa Department of National Defense at Philippine Air Force, ay kalat na kalat na nga po ang balita mula sa iba't ibang mga news platform na bumili ang Pilipinas ng mga karagdagang T129B ATAK Helicopters. Malaki nga rin po ang tsansa, mga idol, na totoong nakabili na ng mga karagdagang ATAK Helicopters ang ating bansa dahil tayo nga po ngayon ay nasa Horizon 3 na ng Modernization Program. Ngunit kailangan pa nga rin po natin mag-antay ng official announcement mula sa Department of National Defense. Ang T129, mga idol, ay isang twin-engine, tandem-seat, multi-role all-weather attack helicopter na nakabase sa Augusta A129 Mangusta platform. Ang T129 ay development ng Turkish Aerospace Industries, kapartner ang Leonardo. Ang helicopter nga pong ito ay dinisenyo para sa armed reconnaissance at attack missions sa hot and high environments, sa rough geography at parehong day and night conditions. Ang attack program, mga idol, ay nagsimula para ma-meet ang requirement ng Turkish Armed Forces na magkaroon ng tactical reconnaissance at attack helicopter. Kaya't ang T129 nga po ang naging resulta ng integration ng Turkish Development Avionics. Gayun din nga po ang airframe modification at weapon systems. Ang pinagkaiba naman nga po ng T129 sa A129 ay meron nga po itong upgraded na engine, transmission at rotor blades. Ang helicopter nga pong ito ay unang lumipad noong September 28, 2009 at introduced naman noong 2014. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2009 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 70 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current operators nito, mga idol, ay ang Pilipinas, Nigeria at Turkey. Ito nga po ay pinapalipad ng 2 crew, may haba nga po itong 14.54 meters, height na 3.4 meters, may maximum takeoff weight na 5,056 kilograms at power plant na 2 LH-TEC CTS-800-4A turboshaft engines. Ang main rotor diameter nito ay 11.9 meters habang ang main rotor area naman ay 111.22 square meter. Sa performance naman, mga idol, ang helicopter na ito ay may maximum speed na 281 kilometers per hour, range na 537 kilometers, ferry range na 1,000 kilometers at endurance na 3 hours. Para naman sa armament, mga idol, ay meron itong isang M197 20x102mm 3-barrel rotary cannon. Meron nga din po itong total na 4 na hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets at missiles tulad ng Hydra 70 at CRV-7 ng mga rockets. At ganyan din ang mga anti-tank guided missiles, air-to-air missiles at drop tanks. Sa avionics naman, mga idol, ay meron itong ASELSAN Electro-Optical Flare System. Upang i-improve ang combat capability, lalong-lalo na sa ground support at strike missions, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa mga attack helicopters upang maging premier attack unit ng 15th Strike Wing. Ang end user nga po ng proyekto ay ang 15th Strike Wing ng Philippine Air Force kung saan makakatanggap sila ng 6 na units. Ang proyekto nga pong ito ay parte ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na 13.8 billion pesos. Ang acquisition mode niya po, mga idol, ay ginawa sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Turkish Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa General Appropriations Act gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority process. Ang naging winning proponent niya po sa proyekto ay ang Turkish Aerospace Industries kung saan magdi-deliver sila ng 6 na T129B ATAK helicopters pati na ang integrated logistics support at technical support and training. Mga idol, tama nga lang po nadagdagan ng Pilipinas ang mga attack helicopters ng Philippine Air Force dahil ito nga po ang tumutulong sa ground forces upang mas mabilis nilang matapos ang kanilang mga misyon. At dahil na nga rin po sa tulong ng attack helicopters ay mas kumukunti ang casualties sa panig ng AFP.
Kaya't malaking bagay nga po ang mga karagdagang attack helicopters upang mas maging moderno, mas malakas at mas advanced ang ating mga kagamitan. Sana nga po mga idol ay madagdagan pa ang mga bagong kagamitan ng AFP at nang sa ganon ay mahanin na tayo sa mga malalakas na bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!